very Instagrammable, di ba? Naku, maraming ganyan dito sa iba't ibang bahagi ng Vietnam. Mapa land, air, or water, mayroon silang kakaibang mga destinasyon na siguradong hindi pa kayo nakakakita ng ganoon. Kaya humanda ng mapawaw at mag-enjoy dito sa mga paraiso sa Vietnam. Heaven on Earth. Mula lupa, dagat, hanggang himpapawid, lahat malaparaiso ang karanasan. May tulay na hawak ng mga higanteng kamay. Maiinggit ang lahat sa sightseeing ng napakagandang view ng dagat at mga bundok sakay ng sosyal na barko. Meron ding nagliliwanag na lugar dahil kaliwat kanan ang diilaw ng mga parol. At humanda na mapawaw sa nakakalulang sasakyang nakasabit sa kalangitan. Lahat yan, paraisong papasyalan natin sa bansang Vietnam. Sa biyahe pa lang ng aming team, palipad ng Vietnam, paraiso ng experience, feeling VIP ang mga bakasyonista at turista dahil on board sa very reliable and friendly airline, ang Cebu Pacific. Sa pag-check-in pa lang ng mga gamit, hassle-free na. At pagsakay sa eroplano, hayahay ang mga pasahero. Tatlong beses kada linggo ang biyahe ng Cebu Pacific sa probinsya ng Da Nang sa Vietnam. Ito lang din ang airline sa ating bansa na may direct flight papunta dito. Ang safety features ng Cebu Pacific, garantisado. Kaya makakatulong kayo ng mahimbing while waiting for landing. May pa-dinner pa while enjoying the view up in the air. O diba, bongga? Kaya for now, goodbye Philippines at hello Vietnam! Good news sa lahat ng mga Pilipino na looking for a place to travel with family and friends, lalo na sa parating na summer, pinakabagong destination ng Cebu Pacific ay ang Da Nang. This is in Vietnam, and Cebu Pacific lang ang lumilipad direct between Manila and Da Nang, Vietnam. Ang importante dito is kung ano yung kailangan mo, kayang-kaya mong i-add sa flight. The good thing with the direct flight offer also of Manila to Da Nang is mas mabilis kang makarating sa destinasyon. Dati, ang Da Nang, it's accessible only mga 10 hours away via connecting flight pa. Ngayon, 3 hours na lang, diretso ka na pagdating mo, pag-land mo sa Da Nang. Pwede ka nang kumain ng masasarap na pagkain or mag-explore sa beach or pumunta dun sa mga tourist attractions nila. And here we are again sa susunod nating destinasyon. Saan na naman kaya tayo pupunta? It doesn't matter, surprise! Basta importante, we ride Cebu Pacific para on time, komportable, at siguradong makakarating sa paroroonan. Tapos ng halos 3 oras na biyahe, eto na tayo sa the best place to experience bakasyon grande, ang Da Nang. Ang number one destination dito, saan pa ba kung hindi sa Bana Hills. Isa pa rin paraiso dito sa Da Nang, ang Bana Hills. Nagawa ng mga Pranses noong taong 1919 na ngayon, isa na sa mga top holiday destinations ng mga lokal at turista dito. At malalaman nyo ngayon kung bakit. Pa ng lugar ang maraming amusement park around the world sa ganda dito. Gusali na tila katedral sa laki. Ang Central Fountain dito, paboritong hangout area ng lokal at mga turista. At ang temperatura, naku, daig pa ang Baguio City sa lamig. Pero ang hindi dapat palagpasin ay ang pagsakay ng cable car. Ang taas na natin! Punong-puno ang mga cable cars dito. So bago natin lilibutin ang mga paraiso ng karagatan at lupa ng Vietnam, ay dito muna tayo sa Himpapawid. Hawak lang naman ang cable car ng Sun World ang record sa buong mundo sa pagiging longest non-stop single-track cable car. May haba itong mahigit 19,000 feet. Para kang dinadala sa ibang multiverse ang feeling, lalo na pag napapalibutan na ng makapal na fog. Here we are.
After 30 minutes, the long wait is over. Parang napadpad tayo sa ibang mundo. Ang tawag dito ay ang French Village. Lahat ng disenyo at gusali gawa ng malikhaing kamay ng mga Pranses. Ang main attraction sa pagbisita dito, walang iba kundi ang iconic Golden Bridge. Sapo ng higanting mga kamay ang fiberglass na daan. 2017 nang itayo ang most Instagrammable spot sa bansang Vietnam. 150 meters ang haba nito. Pinagkakaguluhan at pinag-aagawan talaga ng lahat ang best spot. Nakakuha lang ng perfect photo. Bitin ang paraiso experience kung sa himpapawid lang ang rampa. Dahil marami pang pwedeng i-explore sa kalupaan. Kung medyo geek at serious ang trip ninyong pasyalan, perfect ang My Son Cultural Heritage Park sa Hoi An. Makikita na kahit sa modernong panahon, niyayakap pa rin ng mga Vietnamese ang kanilang kasaysayan. Isa ito sa UNESCO World Heritage. Binubuo ang lugar ng cluster ng abandonado at sirang mga gusali ng Shiva Hindu temples. Hindi lang yan, may 200 meters trekking and walking activity rin dito. Mahaba man ang lakarin, sulit naman dahil sa maganda ang mga tanawin. Tahimik na paraiso na may malalim na kasaysayan, yan ang My Son. Kakaibang feels naman ang ibinibigay ng matandang bayan ng Hoi An. Ibinibida dito ang kanilang ipinagmamalaking pinanggalingan. Sa ancient old town, lahat kumpleto. May mga pagkain na kaysa sarap, mga exotic food tulad ng palaka na normal na inihahain na dito sa mga turista. Ang favorite ng lahat na pusit at ang mga authentic Vietnamese food, yummy and affordable. Buhay din ang nightlife, may mga restaurant at bar. Pero ang exciting part, ang mga lantern o mga parol na ipinagmamalaki nilang gawang lokal. Ang pangunahing kabuhayan dito sa Hoi An, dito sa Vietnam, ay ang paggawa ng kanilang parol, Vietnamese style. Ito ang pangunahing pangkabuhayan dito, kaya kahit saan ka magpunta o gumalugad sa mga kalye dito sa Hoi An, hindi mawawala, lalo na sa gabi, ang mga nakailaw na Vietnamese lantern. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa mukha at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa may kredibilidad, integridad, proven and tested, Skin Pro. Masirin ang mga beach sa Hoi An. Ang alon dito, suwak na suwak sa mga gustong mag-surfing. Ang buhangin, pinong-pino, perfect for sunbathing. Kung best place para hintuan ang gusto nyong i-experience, at sure akong 5-star ang gradong ibibigay ninyo. Kalabaw, gansa, mga ibon at halaman. Opo, totoong yan ay pangkaraniwang eksena sa bahaging ito ng Vietnam. At hindi nyo akalain na sa likuran lamang ng bakuran ng isang 5-star hotel na eco-friendly dito sa Hoi An. Sinadya ng hotel ang konseptong ito para mas ramdam ang probinsya feels. Ang bawat dekorasyon dito sa hotel na ito at sa maraming mga hotel dito sa Hoi An, mga wall painting, ang mga ukit, lahat ito ay gawa ng mga Vietnamese mismo. Sumasalamin sa kanilang mayamang kultura at malikhaing talento. Sa hotel na ito ay talagang support local sila mula sa sining hanggang sa mga bag, mga accessory, pati ang kanilang mga damit. Lahat makikita ang galing ng Vietnamese at mabibili dito.
lalong luma at bago. Yan ang Vietnam at yan ang ipapa-experience sa atin ng Little Oasis Hotel and Spa dito sa Hoi An. Ang disenyo ng hotel, daig pa ang palasyo sa ganda, hindi ba? Open area ang gitnang bahagi ng hotel. Napapaikutan ng mga paintings na sumasalamin sa kwento at kabataan ng mga batang Vietnamese. Ito ang pinakamagandang pwesto para sa pagkuha ng mga selfie at mga vlog. Pagpasok naman sa mga kwarto, naku, mapapasana all ka sa ganda. At ang catch, sa veranda, kita ang malawak na bukirin at ilog ng Hoi An. Kapag oras naman ng almusal, hindi kayo mabibitin dahil palaging buffet ang handaan dito. Parang nakapag-dine-in ka na rin sa iba't ibang lugar dahil marami ang pagpipilian. American, Korean, Japanese, Italian, syempre, ang very own nilang Vietnamese cuisine. Sa malaparaisong lugar ng Hoi An, dayuhin naman natin ang ipinagmamalaking isla ng Halong Bay. From paradise to paradise. When in Vietnam, hindi pwedeng palagpasin ang paglipad ng lokal papunta dito sa Halong Bay. Dahil ito ay World UNESCO Heritage Site, napakagandang libutin and why not spend overnight sa ibabaw ng dagat. At walang ibang pwedeng magdala sa inyo dito na kumpleto at napakasosyal na mga amenities kung hindi ang Paradise Cruises. Okay, tara na! Ang lugar naman na ito, nako, ang sinasabing pinaka-tourist friendly. Dahil dito, mararamdaman ang hinahanap nating lahat na peace of mind. Bakasyong we all deserve. Ito ang Paradise Cruise and Hotels. Sasalubong agad ang mababait na mga staff. Ang vibe, nostalgic. Very classic ang loob ng kanilang luxury ship. Ang kumpanyang ito, priority ang mga Pilipino. Lahat halos kasi ng kanilang mga crew ay Pinoy. Sa dining area nila, araw-araw parang fiesta. The ambiance and the experience, ang pagkain kasi nila ang isang dahilan bakit sila binabalik-balikan. Ang Vietnam Paradise lang ang nag-iisang cruise ship company sa Halong Bay na nagbibigay ng maraming choices sa mga turista. Dahil ang kanilang mga barko, iba't iba ang sakay na sorpresa. May klasiko, may pribado na pang lovers, meron ding pang party. At kainan tulad nitong Paradise Delight na naghahain ng mahigit 100 na klase ng puta at pagkain. All the food in Paradise, we choose from the best seafood, the best beef, the best chicken, and also the best ingredient. We serve fine dining menu, fine dining western menu, with the lobster, with the beef, with the fish and chicken. Have the good service, good food, and of course the good view in Ha Long Bay. Ang kanilang mga kwarto naman, dinaig pa ang Titanic sa pagiging world class. At kung chill and dine naman ang hanap ninyo sa gabi, may roof deck sila kung saan may jacuzzi, bar at jamming session. Speaking of jamming session, dito sa kanilang grand piano area, ang party place. May singer, dancer, maging ang mga foreigners, hataw sa sayawan kapag gabi. And count us in! Sa umaga naman, island hopping ang kanilang hinahaing activities. Ang stopover ng barko sa T-Top Island. Malamig ang beach, pero ang mga bumibisita, Dedma, sige lang, langoy sa dagat. I'm swimming because I think it is once in a lifetime. And I really feel good in this place. You know, it was cloudy, but now the sun is coming through the clouds. So I'm enjoying the place. Halong Bay is an amazing place. It's really beautiful. Sa saya at ganda ng mga tourist destinations na ito, siguradong bawat libot, ikot at pasyal, worth it. Sabi nga, we only live once, kaya enjoy na natin hanggang kaya pa. At sa lugar ba naman na nakahain sa ating harapan tulad ng paraiso sa Vietnam, matitiis nyo bang hindi ito puntahan? Enjoy, diba? Umpisa pa lang yan ang maraming travel goals na kami ang inyong kasama. Kaya hanggat kaya pang magbiyahe, gawin nyo na now na dahil we only live once. Sa
sana po'y nagustuhan ninyo ang aming special episode sa pagbiyahe namin dito sa Vietnam. Basta kwento ng bawat Pilipino sa anumang bahagi ng mundo. Hashtag, pang-rated Korina yan. Tandaan, hindi namin kayo iiwan dahil sa aming mga puso, kayo ang number one. Ako pa rin ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi, Corina Sanchez Rojas, mula dito sa bahaging ito ng mundo. At tutok lang sa aming mga social media accounts, ang ating Instagram, ang ating TikTok, ang ating Facebook, at syempre, ang ating YouTube channel. Hanggang sa susunod pa nating mga biyahe at edisyon ng inyong paboritong kakwentuhan, tuwing weekend, ito ang Rated Corina, tara na sa Vietnam! Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic and has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!